Kasi kayo mga babae ang pinakamaraming tao ng impyerno. Nadako galit mong mata. Pinakamarami na tao ng impyerno, babae. Sabi ng Propeta Sallallahu Alayhi Wasallam, italatu ila ahlin nari faraitu akthara ahliha an nisa. Nung lumingon ako sa impyerno, ang nakita kong pinakamaraming tao ng impyerno, babae. Nakatayo yung babae na nakatingin, napakatikil. Sa tingin niya, Rasulullah, lima nahnu aktharu ahlin nar. Ya Rasulullah, bakit kami ang pinakamarami ng impyerno? Napaikinig ko, ano kasabutan? Lianna kunna takfurna al-ashir. Kagina, watukfirna al-la'an. Hindi ko matumangin supor. Tiko Rasulullah, inigang ganito pa man. Binaglingkuran ni mister niya sa loob ng 10 years nang haluma ko sa ikalua, nalipatan na ito batanan. Katingin busit, katingin na mama. Naubos ang kabusit, kabunag. Nalipatan ang sukapyanan o kaluman ka. Na yun ang dahilan kung bakit ka tao ng impyerno. Tapos hindi ka pa sumusunod sa mister mo. Sinabi na nga niyang huwag kang lumabas, na lumabas ka pa rin kaya nagmaritis ka doon. Na huwag kang pumunta doon, na pumunta ka pa rin. Take note, pag nakapag-asawa ka na sister, na mas wajib na sumunod ka sa asawa mo kaysa nanay mo. Para kasabutan, mas mogat kaluma kumin sa ina. Ami kasi sa babae, siya sa mama na mananatili na obligado pa rin sa nanay kaysa sa asawa. Kaya hindi na huwag naman yung lalaki under bisaya. Dapat ikaw ang masunod sa loob ng bahay. Na sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, kayo ang pinakamaraming tao ng impyerno. Kaya mas mabigat sa inyo ang sadaka. Sadaka, kabanalika. Kaya anong sabi ng Propeta? Tasadakna fa innakunna aktharu ahlinar. Tatapuso ka panalika, dalasan ninyo ang pagsadaka, kasi kayo ang pinakamaraming tao ng impyerno. Yan iman ang naya ang ipayo ng Propeta sa inyong mga sister na magsadaka. Kaya itong pagsadaka na hindi man makabawas ng ganting pala yan.